Robby, palagay ko wala na yung... Ma'am, talagang ikaw. O, bihira naman, oh. Sino pa ba tinatanong? Huwag na, ako naman. Alam naman ako tinatanong. Ikaw talaga, madam. Huwag mo na simulan nun. Medyo nakakasira ng mood. Modus vivendi sinasabi mo, wala na yun. Ah, wala na yun. Pero yung sa akin kasi, ako ay... Sa'yo na naman. Sino pa ba ang tinatanong ng reporter? Ikaw lang naman, di ba? Pambihira naman, oo. Understand that I'm the face of the opposition. But you know, I have a lot of limitations, Robby. Yung limitations ko, napakarami. As I was telling you earlier, hindi ako pareho ni VP Binay in 2016. In the sense na siya, meron siyang solid na partido na would be able to, would a solid organization where, which can support his run for the presidency. Alam mo, ito ha, tingnan mo ha. Sinasabi niya, hindi daw siya katulad ni Binay na kung saan merong partido na sumusuporta sa kanya for presidency. Hindi daw parang buo yung kanyang partido. Madam Leni naman, sa pinaka somehow nakapaghatid na ng ilang pangulo, actually dalawa, na pangulo sa ating bansa, yung Liberal Party o yung partido ng mga dilaw. So kung sasabihin mong walang nasa likod yun, napakasinungaling naman, sobra nun. Para naman yung sinasabing walang kwentang liberal, alam naman natin yun ang pinaka partidong solid mula noon. Okay? So kung sasabihin mo na wala yan, medyo naman pinaglululoko nyo naman kami, madam. Kayo nga yung pinaka ngayon ha, pinaka maingay, pinaka nakabuo nung ng Senado, ng mga senatorial candidate noong 2019, kayo ho yun. Grupo nyo ho yun. Sasabihin ninyo, wala. Pambira naman, oh. Napaka, ano naman ito? Alam mo naman na, yung LP talaga na decimate. Yung LP talaga na decimate, you know, they were so successful in breaking the party up. Yung sa akin, Ano ba talaga? Successful o hindi? Ang gulo mo naman kausap! Sus, kung ako yung reporter na niya, sasabihin ko, madama no ba? Successful o wala? The party is still there. There are a few of us politicians left in the party. But we're looking at... Yan, medyo tama kayo. Kumunti na lang kayong politician eh, kasi puro kayo talunan eh. Diba, 2019, ni isa walang pumasok eh. Natural talaga. At private citizens already to form... Kaya nga private citizen eh. Eh, talunan eh. Anong gagawin natin? Part of the party, but that is never enough to push for the presidency. Para sa akin, para... Para kanino pa ba yung tanong? Bira naman, oo. Siyempre kayo sasagot. Sa akin, para may feasible na... Medyo tingnan niyo yung mga reporter sa gilid, oh. Medyo nawindang na. Ano ba talaga sagot mo? Haba-haba mong sumagot. Isa lang ang tanong. Ikaw ba'y tatakbo o hindi? Lalaban for the presidency as far as the opposition is concerned, hindi siya kaya ng isang partido lang. It has to be an alliance between and among many different groups. And ngayon, merong mga movements pero we're not there yet. Kanina wala. Diba sinasabi niya, kesyo walang parang babackup sa ano. Ngayon naman may konting movement. Ano ba talaga? Yung sa akin, ako ang pinaka-limitation ko talaga, Robby. Ano? Napaka-iksi ng aking experience as a politician. Next naman, ha? Napaka-iksi ng aking experience as politician. Ah, sige. Eh, madam, ano yung pagpara-para nyo ng Busa Expressway? Ha? Ano yung palakad-lakad nyo, kunwari, sa likod at hindi muna kayo dadaan doon sa red carpet dyan sa Congress, ha? Ano yung mga ganyan-ganyan yung pautot? Ha? Ano pa yung pautot mo? Ito, ha? Pautot mo na kesyo mag-iikot-ikot ka pa, mamimigay ka. Naalala mo yung one time na kin-reddit grab nyo yung pagbigay ng isang malaking kumpanya?
Oh. Anong tawag mo doon? Oh, na wala pa bang karanasan niyan sa pagiging epal? Ang bira. Ni ikaw nga marunong ka nga makipag-usap eh. Tinawag mo ng Robby yung isang reporter. That's how you should be making an parang amor sa isang taong nagkakausap sa iyo. You will call them by their first name. Oh, alam na alam mo eh. Tapos sasabihin mo, te, wala kang alam, pambihira ka naman, oo. To be able to do the kind of organizing that the... Organizing? Wala kayong kalap. Kayo nga yung organized ng organized. May pag-anong-ganong pa kayo, di ba? Tindig-tindig ng ano? Ang dami nyo nga alam, may pagdating sa organization ng grupo ninyo, pambihira naman, oo. Kayo nga ang pinaka may organized na... Oh, naalala mo yung diniscuss natin sa isang live natin? Yung ultimong page na nagpapa-ban o nagpapa-block sa Mocha Uson Vlog. Ha? Yung Bantay Nakaw Coalition. Na dating We Are Collective page, which is dati, eh bumabati ko sa'yo kuno. Ngayon, puro ikaw ang laman ng page nila. Ha? Tas sinisiraan ng ibang mga page at gustong ma-block yung page ng mga Duterte supporter. Eh nandun sa loob mismo ng opisina mo, sa loob mismo ng palasyo mo, nag-aayos ng relief. Sasabihin mo hindi kayo organized? Pambihira, te. Sasabihin mo wala kayong arm? That the other politicians like VP Binay was able to do in 2016. Pambihira, pinagluloko tayo ako, nito. Marami ako limitasyon. Marami ako limitasyon in the kung meron man ikaw limitasyon, madam, ha? Ito lang sasabihin ko sa'yo, ha? Kung meron man ikaw limitasyon, ha? Eh medyo mahina, yun lang. Medyo mahina ho yung ating ano natin yun, jutak, ganun ba? Na relatively napakabago ko sa politika. Ang alam kong pambira na sa bago yung politika, nakailang term kayo ata sa Congress eh. Gawin ng maayos yung trabaho ko. But surely saka yung asawa mo nga, politiko din eh. Isa pang asawa mo, politiko. O, ha? Yung asawa ha, yung asawa ang pinutukoy ko dito, ha? Yung asawa ninyo, alam nyo na ho yun, di ba? Politiko din yun eh. Tapos ikaw, politiko ka din. Paano naging wala kang karanasan? Pambira naman, madam. O. Vice President, you can rally the opposition. I mean, it would be the most logical choice to rally the opposition. It doesn't have to be you, I guess, but there has to be one figure, right? I mean, it usually starts with one figure. Oh, parang di tuloy man na maniwala itong si Madam, ano ba yung pangalan nito? Oh, ayaw niyang maniwala na parang, ikaw, wala kang nasa likod mo, walang magra-rally para sa'yo, posible. And the most logical is you. Are you not? Ma'am! Tama ho kayo. Tama ho kayo sa tanong ninyo. Most logical is you. Okay? Wala lang ho talagang logic ho yung kausap ninyo kaya hindi ho makasagot ng diretso at nagpapalusot. Ha? Yun ho ang talagang katunayan ng sagot dyan. Logical ho talaga kayo, madam. Pero yung kausap ninyo medyo wala hong logic kaya hindi makasagot ng diretso. Going to assume at least that role even if only symbolically but actively. You know what I'm saying? Because you're already there. Gusto ko, sagot dito, ang sa akin lang, ganun yan. Ang sa tingin ko, ganun lang. So, you know, rally, is that something that you're not even considering doing at the present time heading into election? Ako, Luchi. Natural, ikaw talaga, madam. Wala lang ibang tinatanong ang ini-interview dito kundi ikaw. Pambihira. Ako. Madam, sino pa bang kausap dyan? Pambihira naman, oh. I've been trying to rally the different groups, but not, you know, not exactly with... Nadulas si madam. I've been rally different groups. Ibig sabihin nun, pinangungunahan o kino-coordinate yung mga grupo-grupo. Ngayon, paano may lulusot yan? 2022 in mind. Ako kasi... Ayan na, sige nga, isip pa ng palusot. Hanap na ng palusot, madam. Nadulas na kayo eh.
napaka-precarious ng nangyari sa bahagi ng opposition in the sense that kanya medyo pinalalalim niya na para medyo malito yung mga tao. Ha? You know where we were coming from in 2016. And to a very large extent, we were caught flat-footed as far as you know, strengthening the party's concern. Ah. Maraming mga kakulangan, and I think yung pagka-political neophyte ko was a factor. Laging pinapaulit-ulit niya eh, na bago lang daw siya sa politika. Bihira naman, madam. Naman tayo maglokohan, madam. What was a factor? Dun sa mga kakulangan na yun. Yung sa akin, there have been... Hindi na talaga makasagot ng diretso. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na wag muna nating isipin yung 2022. Eh, yan naman lagi ang sagot ng mga politiko, di ba? Pag tinanong sila, oh, kakandidato ka ba sa susunod na eleksyon? Lagi ang sagot ng politiko. Wala kang makikita ang politikong sasabihin niya, oo, naghahanda na nga ako eh. Ay, naayos ko na nga lahat eh. Wala. Ang laging sagot, trabaho muna tayo. Tsaka na muna ang politika. O tsaka na muna yung mga eleksyon. Trabaho muna tayo. Eh, hindi niya masabi na maayos. There have been talks within the party already. And not just with the party, but with groups we are allied with. Yung sa akin, we were in the process of consolidating when... Paulit-ulit naman, madam. Kanina mo pa sinasabi yan eh. Oh, nag-uusap-usap kayo ng mga iba't ibang grupo. Oh, nandiyan na kayo sa process na yan. Okay, next, move on. COVID-19 happened. We were in the process of consolidating when the typhoon... Oh, sabi ni isang reporter, yun lang pala ibig niyang sabihin. Nag-consolidate daw sila, nag-uusap-usap ng iba't ibang partido. Kaya lang, dumating ang COVID-19. Ganun na lang, manam. Dire-diretso na. Huwag na. Daming pasikot-sikot eh. It's happened. And yung pakiusap ko talaga, ako, I'll be very honest with you. Yung pakiusap ko talaga, pwede bang bumuelo na muna ako sa trabaho kong ito? Bumuelo muna sa trabaho. Medyo nagkamali ng ano yun eh. Parang ang dating nun. Sandali lang, relax lang. Bumuelo muna ako sa kampanya natin. Ito muna, magtatrabaho muna ako ha. Para ipakita sa kanila na meron akong ginagawa. Para ipakita sa tao, mag-appear muna ako sa mga tao. Ganyan. But all the other people who are, you know, who are parang who have the means to help in consolidating everything, gumalaw na. Pero ako, I'm so immersed in the day-to-day. I'm so immersed in the day-to-day of this COVID-19 operations and the typhoon operations. Sabi ako, asa COVID-19 operation sa typhoon operation, para kang secretary ka, madam. Kailan ka ba naging secretary? Nagluloko mo naman kami, madam eh. Eh, ang sinasabi mo na nagtatrabaho ka as if, madam, ang ginagawa mo lang, nagbibigay ng relief. Trabaho yan, kahit mga vlogger, ginagawa yan eh.